So you guys, what's up saya Jono. So kali ini kembali balik Jigs Feed baru vlog for another video. So ano mga kamata, Today ang pinakamasayang araw ng aking buddy na si Mr. Gray. So ngayon na mangyayari yung pinaka full maintenance ng aking Honda Clip. So dahil 20,000 kilometers na siya at dalawang taon ko na rin siya nagagamit, so bali na pag-desisyonan ko na na ipa-full maintenance ko na siya. So sakto-sakto meron ako nakita sa Facebook page na nag-maintenance ng motor at kumpleto sila sa gamit pagdating sa mga FI. So ayan nga palang Tech Ride Philippines. Alright, shoutout sa Tech Ride Philippines. So doon ako ngayon papunta para ipa-full maintenance ko ang aking motorsiklo na si Mr. Gray. So bali mapas nawala kasi yung lock ng motor ko, kaya nilagyan ko ng alambre, may kalawang pa. Ay nako, sayang. Kasi pag wala siyang alambre, nalalaglag ang cellphone. Ako, dalawang beses na nalaglag cellphone ko dito dahil hindi ko agad na ilalak ng maayos. So ngayon excited na ako, at siyempre excited na rin ang aking body na may pa-maintenance siya para sa magandang performance, pang matagalang performance ng aking motor. Wait, so bali, ang suot ko nga pala ngayon na jersey ay yung riding jersey galing sa Secret Shop sa Silang, Bulian. So maraming salamat kay Sir Chris sa may-ari ng Secret Shop, Bulian, Silang, sa mga pinamigay sa amin mga motovlogger ng riding jersey. No, napakalaking bagay nito. Saka ang sarap sa balat to, lumig kahit sobrang init. Relax na relax. Saka ang ganda ng design niya. Saka ang sponsor niya ay si JTB Katagumpay, saka si Jawa Motovlog. Saka ito hindi ko kasi kilala yung isa nasa baba. Pero shoutout ka rin sa Secret Shop kasi maraming salamat sa napakagandang riding jersey. At sa September, second week, mag-o-open yung bago nilang shop. Lilipat na yung shop nila sa magandang pwesto. So bali, mamimit ko na yung mga idol ko, mga motovlogger doon. Saka basta marami pang mangyayaring kaganapan. Ayan, bali nga pala itong pupuntahan ko sa Tech Ride Philippines ay dito lang po yan matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna, no? Sa Makabling, sa bayan lang po malapit sa Balibago. So nakita ko kasi yung page nila, sinesave ko yung mga video nila kasi ang dami nilang tips tungkol sa mga maintenance ng motor. So napag-isipan ko na ipa-maintenance ko na itong aking alaga, no? Para pang matagalang servisyo na rin. Saka araw-araw ko siyang kasama. Dapat laging okay yung kanyang makina at yung kanyang performance. Alright, malapit na tayo. So bali, nag-delay pala ako. Dati nagsabi na ako sa kanila na magpapa-maintenance ako, kaso medyo naging busy ako, kaya medyo na-delay yung mga araw na pagpunta ko sa kanila. Pero ito, tuloy na tuloy na. Di na muna ako nagbiyahe ngayon kasi mas mahalaga yung motor ko kaysa dun sa mga biyahe ko. Kasi pag nawala, nasira ang motor ko, nako, wala akong pagkukuna ng pera. Kasi ito lang lagi ang araw-araw akong kasama. So ayan, dito na tayo sa Tech Ride Philippines. Yahoo! So ayan guys, no, nandito na ako sa Tech Ride Philippines kung saan papapul maintenance ko yung aking motor. Bale, pagpasok mo dito, makikita mo na agad yung kanilang sign na ito, Tech Ride. Kasi itong kagandahan dito, makikita mo yung kung ano yung papagawa mo sa FI mong motor. Ayan, tulad nyan, full maintenance, mga panggilid, FI cleaning, throttle body manifold cleaning, magneto stator, saka ito may easy resetting sila. So ayan, meron din sila mga paninda dito. Ito, makikita mo, meron din sila mga yayamanin bolts, tas mga oil. So bali, ito nga pala yung gagawa ng motor ko. Sir, ang pangalan niya, sir? Renz, yan si Sir Renz. Ito ang ating mekaniko ngayon. Saka sila, sir. Sir, anong pangalan niya, sir? Marlon, boss. Marlon, si Sir Marlon. Saka si Jepo, yan si Sir Jepo. Yan, shoutout sa inyo sa mga mekaniko dito. So bali, umpisa na yung maintenance ng motor ko. Ito. So bali, mamaya ako na sa inyo papakita yung mga all-in na gagawin sa motor ko. Ipo-post ko mamaya sa screen isa-isa. Pero ito, titingnan muna natin kung ano yung gagawin dito sa motor ko ngayon kasi hindi ko rin alam. Maganda kasi dito, updated sila sa mga maintenance ng mga automatic na motor. Nagpo-post sila sa page nila. So makikita mo talaga doon kung anong magandang gawin sa motor mo para tumagal yung performance ng motor mo. So ayan, sisimulan nila, tingnan natin.
Sir, so bali ano yung unang gagawin sa motor ko? Sa pinakaunang maintenance niya? Yung FI po sir, mag-FI cleaning po tayo. So bali mag-FI cleaning tayo ngayon. Yan ang pinakaunang step na gagawin sa motor ko, yung FI cleaning. So ayan, sinisimula na ni sir yung yan yung lilinisin. Apo, so ito yung lilinisin sa kanya, yung anong tawag yan sir? Injector po. Injector, yan yung injector. Apo, sir, may FI machine. Unang process sa FI. So ito guys yung pinakaunang process sa FI cleaning niya. Ultrasonic cleaning. Ultrasonic cleaning. Ayan. Mababad na sa cleanser yan. Tapos i-start natin yung machine sa pangalawang cleaning. Bleeding test sa minor. Bleeding test na ito. Yan sir, yun yung ilan ng FI mo. Isipin mo ganun yung gusto yung buga niya. So yun guys, makita nyo dito yung buga ng ano, FI natin. Ah, ganun siya. Wow! Ito yung tinatawag na bleeding test. Yung medium speed naman. So yun guys, ang sunod na process natin yung medium speed test. Yan, yan yung pag umaandar na siya. Yung pala yung buga ng ano. Pangapat natin test ay high speed test. So yun guys, yung nakikita nyo yung buga ng ano, yan yung pag-uandar yung motor natin ng mabilis. So ang sumunod is leak test. Leak test, yan yung leak ng open yung close ang valve niya, pero yung pressure nung cleanser, may pressure tayo na pumasok din sa pag sa valve. Kaso nga lang, pag may tumulo dyan na cleanser, ito sabihin, open yung valve niya, sira yung injector. Ah, pwede, okay. Pwede maging dunod ang ano, marina. So ayan guys, makita natin. Pag meron dyan pumatak na isa o dalawa tatlo, ibig sabihin may problema yung FI natin. Pero hanggat wala pumapatak dyan, still good yung performance ng FI natin. Kasi may yung pressure niya, oh. 50 PSI, 60 PSI siya, the pressure. Yung bumaba, kasi may bakas na yung okay na siya. Oo. So bali, okay yung performance ng FI natin, wala siyang problema. So ang susunod naman is yung throttle body cleaning. Ito yung tinatawag na manifold. So ganito na siya kadumi. Ayun. So ayan guys, ito yung kanyang throttle body. Ayan, so ganyan na siya kadumi, no? Yan, yan dapat yung malinis natin sa mga FI natin. Oh, talaga madumi na lang. Kailangan talaga linisin. Oo. Yan yung throttle body natin, sobrang dumi na. So, manifold, kanina. Ito, ito. Ganyan din yan. Yan. Sobrang dumi na rin yan. Ayan.
Kaya kailangan natin ma-maintenance yung motor natin sa lalong madaling panahon. Ayan, okay pa yung bola natin. Ayun yung dumi niya. Mga grasang malalagto na sir. Kailangan na niya palta ng ano, bagong grasa. Bagong lubricant na yan sir. Bagong lubricant. Naiipon dumi sa loob. Ayan. Grabe ang dumi. Oh my God! Hindi nila nililinis na binabaklas to. Ang ginagawa nila, hinahanginan, matapos, okay na. Kasi sabi, ginagawa namin, binabaklas namin lahat isa-isa, wala kami dito nakakabit. And then, lilinisin namin yan, kuhugasan namin, nasasabunin yan kahit 10 degrees set. Para lahat ng mga excess na langis o ano, tatatka. Tapos, yun, number one, pinacheck ko itong oil seal. Kung may leak ang mga oil seal, pag may leak yan, pinapalitan namin, recommend namin sa customer na palitan. Tapos, itong mga lining din to, kasi tumitigas to. Ngayon, ito, lilinis din namin. Yung iba kasi, magkakaroon ng dragging. Ang ginagawa dito, pag may dragging ang motor, ginagawa namin to, ginuguhilan namin to. Nilalagarian namin yan. Pinikisa, lilihahin ulit. Kasi, minsan kasi hindi lang sa bola nagiging cost ng dragging. Pag ang bola, buo pa, pero may dragging ang motor, number one, itong ano, clutch mo, may problema. Matigas yung lining. Kaya kailangan, lagi ng guhit para mas makapit siya sa bed. Kaya kasi tumulong sa bed. Kasi hindi siya nakakabit eh. Ngayon, pag hindi siya nakakabit, iikot yan, bubuka to, mga yung tatlong clutch na yan. Pag umuka yan, isang dumudulas kaya nagkakaroon ng dragging. Pero once na nilagyan lang ng guhit to, mawala na yung dragging yan. Marakapit na kapit. Sa iba naman, ginagawa nila, pinapamachine shop nila to. Pinalalagyan nila ng thread na mababaw lang para sa yung kumapit naman sa lining na yung thread dito. Kasi makinis to eh. Kaya yung ginagawa, pinapathread sa machine shop. Yan yung gamit namin, degreaser sir. Gawa ni Mac. Sigurado malinis. Ayos. So ayan guys, ganito na siya kalinis. Ayan. Para na ulit siyang bago. So ayan guys, sa mga pupunta dito at magpapagawa, ganito nila kapulido linisin yung mga bawat pyesa sa loob ng motor natin. Ayan, alagang-alaga nila dito. So kayo paglilinis nila nung loob ng CVT, ginagamitan pa nila ng degreaser para talagang malinis na malinis. So ayan sir, para hindi na siya mag-dragging. Ito yung ibabaw na parte, yung tumigas. Ay, madulas. Kailangan ko siyang gasgasin. Pwede mo siya liyahin,
pwede din na ganito lang ari kasi meron naman tong ipin na makakagasgas sa kanya. Hindi naman siya mapapawasan ng malaking pawas kung inisip na iba na mapapagasgas sila sa agad o inipes agad. Hindi naman kasi matagal lang magpagasgas tong bike. Tapos hiniwaan ko siya. Yung hiniwaan pa kontra sa ikot ng bed. Okay. Pagkasunod sa ikot ng bed, parang wala, bale wala. Dapat kontra sa ikot. Oo, kapag kontra sa ikot. Para mas maapit siya. Para iwas drag na rin. Mas magandang performance. Kasi mas makapit eh. Oo. Magandang hapak. Ako ko ng drag eh. Ayun yung kulay niya nung unang sim. Manigas, tuntuno. Sobrang init mo pag ikot mo sa sim. Acid dyan, sir. Para lumambot yung pinaka-goma niya kasi tumitigas nga siya. Kaya siya hindi nakakapit masyado sa belly. Lumambot-lambot siya kahit paano. Nababot siya sa ganito. Kaya nag-react naman siya, pumubula. So, kahit dito. Ines. Yung mga elimin na yan. Pero pag ilagyan mo yan ito, ito mo, makintab. Mamaya itong chemical na ito, mamaya, may binaris ito. Ganyan-ganyan na yun. Kakaroon siya ng reaction. Sabi yung dinaanan niya, pumuti na. Pumuti na, oo. Pumuti yung dinadaanan niya. Pinaangat yung dumi na naiwan. Kasi yun yung dumulas din eh. So ayan, kasama sa package yung papalitan yung gear oil mo. So ang kagandahan dito guys, pag nagpagawa ka dito, free change oil na dito. Ayan, libre na yung oil ninyo. Tapos ang brand pa nung ilalagay sa inyo, ito. Ayan, top 1. Napakagandang langis nito. Ayan yung magiging free na change oil sa motor ninyo pag nagpagawa ka dito. So ayan sir, ano naman yung sunod na ano natin gagawin sa motor ko? Siyempre, dada-diagnostic natin siya para matest natin yung mga sensor at saka yung mga hindi nakikita sira ng motor. Para makita natin kung may sira sa wiring o kaya may ibang code na lumalabas pero hindi nag-indicate sa check engine. Isa sa pinakamahalagang ano yan, no, sa FI. Sir, para kasi pag dito, lalo pag may sira motor mo, lalo FI, pag ginamita mo na to, hindi ka manghuhula kung nasira. Oo, okay. Hindi ka pabili ka ng battery, pabili ka ng toto, pabili ka ng toto. Then, sobrang dami na bilhin, hindi pala yun yung nasira sa motor. Diyan pa lang madedetect na yung problema, no? Okay, sir. Dito okay, pa lang, okay. Alam na natin yung magiging problema ng halagang motor. Mahalagang maintenance sa motor natin. Lalo na sa EPI kasi napakasala ng EPI eh. Lalo ang Aerox. Aerox, oo. Sobrang sala. So yun, parang ano lang, sa doktor eh, no? Mayroon siyang mga resulta ng ano, mga test. Ginagawa namin, sir, sinusulat namin ito para maging record namin sa postulat namin. Para pag kung sakali bumalik dito. Bumalik siya, kunyari, magreklamo. Uy, bakit siya nun, yung motor ko, nung sigla nung ginawa nyo. Nagpintento. At least dito pa lang, history, hindi tayong history ng motor, natanong namin, dito pa lang, may manlaban na kami. Makikita natin, ngayong kulat to, medyo mataas siya. Ibig sabihin, baka hindi ka nagpapalit ng kulat. Ubus yung kulat mo, nahayaan mo lang ubus yung kulat, radiator, gusto sumipsip ng kulat, walang nakisipsip. Pag mataas yan, nasa 250, ibig sabihin, hindi normal yan. Meron dyan magiging bago. Anong tendency pag naubos ang ulan? Kasi sige ang andar ng motor. Matagal ka magpalamig ng makina. Kaya nga sa may radiator para mag-long drive o mas mabilis na palamigin yung makina. Tsaka yung lubricant ng langis mo, hindi basta-basta mawala. Wow! Ang motor, yung memory niya, gumagana agad. Kasi hindi maganda nararamdaman ng motor yan. Kaya itong ginagawa ko, ito yung unang reading. Susulat ko muna lahat ng reading and then
paandarin ko yung motor. Dito naman sa kanan ko, yung new reading ng motor. Kung may nagbago, was tumaba, tumipit sa gasolina, o may naayos akong nasira. Dito pala nakikita ko na yun. To 2,000 milliseconds yung buga ng ano, FI. Ang charging mo naman, 14.5 volts. 14.5, okay ano, mataas. Good yan. Yung sa fuel mo ay nagiging 120, yung pinakamababa niya. Alay ko dito, 0.920. Yung ganyan siya bumababa. Hindi siya tumataas na ulit ng 998. Wawawa siya pa, 800 pa nga eh. Ayan o. Wawawa siya hanggang 800. Ano ibig sabihin yan? Tumitipid yung gasolina mo. Tumitipid yung gasolina ko. So ano? Ngayon, yung long term mo, 0.920. Galing sa 1.006, nabawasan siya ng, ayan, nagiging 0.920. Yun yung pinaka-maximum na abot na tipid ng akin, yung ano, 1,006. Tapos pumalo na sa 920 ngayon. 920, 944 yan. Doon yan yung naglalaro na yan. Pero nag-feeling na ako ng aircon, nirepress ko na yung computer box ko, pero yung coolant temperature, nakababad ka pa rin sa 215, hindi nagbabago. Talaga may diferensya. Ngayon, ayun yung detect natin na ngayon. Kasi meron tayo na-detect na malfunction sa motor. Ayan guys, base dun sa computer box, ito yung mga naging resulta. Ayan. So ayan, nagka-problema tayo, na-detect nung is yung coolant natin, wala na pala yung coolant natin, ubos na, na-detect niya. So ayan, may kasama pa siyang pampakintab. A few moments later. So ayan guys, natapos na yung maintenance ng aking motor. Excited na akong gamitin siya kung ano ba yung mga nabago sa kanya. So, sir, thank you, thank you, thank you. Sir, thank you. So, sunod ulit. Re-recommend kayo mga kaibigan ko dito. Thank you, thank you. Alright. So, ayan, pauwi na ako. Wow, sabi. Yahoo! Sarap, wala siyang kaganit-ganit. Anyway. Nawala yung dragging niya. Tapos ang smooth ng throttle. Okay. Ayos na ayos. Masasabi ko lang sa ano nila, sa servisyo nila is talagang the best. Kasi pagkatapos nilang gawin yung mga maintenance ng motor ko, nilinis pa nila, no? Pinanasan pa nila, pinakintab pa nila. Tapos ang kagandahan dun guys, pre-change oil sila. Top 1 yung langis, di ba? Hindi nila tinipid. Tapos bawat step by step, talagang pulido yung gawa nila. Hindi tulad sa iba na basta magawa, okay na. Basta malinisan, okay na. Magsasuggest pa ng iba't ibang mga pwedeng gawin. Sa kanila, sinasuggest nila yung kung ano yung makakabuti doon sa motor mo, kung saan ka makakatipid. Wow! No, bali, sa lahat ng ginawa na yon dito, ang binayaran ko lang, guys, alam niyo kung magkano? 1,000 lang, no? All in na. Wow! All in na yung maintenance na yon, pangkalahatan na. So bali, one time binayaran ko kasi bumili ako ng coolant. Doon ako nagkaroon ng problema, naubos na pala yung coolant ko. So yun o guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Pero bago ang lahat, kung bago ka pala sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Yan, para updated ko pa sa mga i-upload kong video. So hanggang dito na lang, that's all, I'm out. Alright?